po sa inyong lahat mga kachika. It's me again, it's Carla Chinita. At bago ka lang sa channel ko, please do subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-update ko kayo palagi sa mga susunod ko pa na mga videos. So ayan guys, ang topic natin ngayon guys is all about Dolly. I mean, hindi Dolly pala, sorry. Ano po, yung 5K to 8K po na ibibigay ng DSWD sa mga may mga pamilya. So ganito nga, for further clarification, according to Senator Alan Cayetano, di ba? Napakalinaw po ng sinabi ng ating senador na si Mr. Alan Cayetano. Di ba? Kasi maraming kumakalat ngayon ng mga videos at good to them dahil videos nila at meron silang pruweba para malaman natin kung talagang nagsasabi ng totoo yung mga taga DSWD. So ayan guys, kailangan maging mausisa tayo sa mga nangyayari ngayon. So about nga dun sa 5K to 8K na ibibigay ng mga DSWD sa may mga pamilya. Ang ibibigay na pera, hindi po ito number ng houses. Kinaklaro ko sa inyo, hindi number of houses, ha? Makinig kayo. Hindi number of houses, kundi number ito ng households. Households, 'di ba? Kumbaga parang halimbawa, sa isang bahay, sabihin natin is paupahan siya, paupahan na bahay. So, sa loob ng bahay, sabihin natin merong 5 pamilya. Magkaiba-ibang pamilya 'yun, ha, magkaiba-ibang pamilya. So, sa loob ng bahay na 'yon, bukod doon sa may-ari ng bahay, 5 pamilya ang nasa loob ng bahay na 'yan. Ibig sabihin, 5 form ang ibibigay ng DSWD sa loob ng bahay na 'yan, sa isang bahay na 'yan, kasi ang nakatira diyan is 5 pamilya. So maliwanag 'yon. Hindi number of houses, kundi number of households, kung ilang pamilya 'yung nasa loob ng bahay na 'yan. Kaya nga sabi ni Mr. Senador Alan Cayetano, pag halimbawa sa loob ng bahay na 'yan is may lolo't lola ka and then meron siyang anak na 5. Yung isa 18, yung isa 20, yung isa 24, yung isa 30, yung isa 35, di ba? Tapos yung 4, nag-asawa. So may kanya-kanyang pamilya na siya. So yung lolo't lola niya at saka yung pinakabunsong anak, isang family yun. So isang form yun. So yung 4 na pamilya na meron na silang pamilya, yon 4 na form yun. So bali 5 form sila lahat sa loob ng isang bahay, ha? Maliwanag. Yun ang number of households, hindi number of houses. Kaya kayo, sa mga hindi pa dyan napuntahan ng mga DSWD, maging maano kayo, ang tawag dito, dapat siguraduin nyo na tama yung ginagawa nila, dahil mananagot yung mga yan sa ating mahal na Pangulong Duterte. 18 million Filipinos out of 24.6 million, yan po ay number ng households, hindi number ng houses. Yan po ay nakalaan sa number of households. Ayan. Kaya nga sabi ni Mr. Alan Cayetano, kasama ba workers? Kasama ba dito yung urban poor? Kasama ba dito yung senior citizens? Yes, kasama daw po yun. Ha? For further clarification, kasama daw po yun. Pero binanggit po ng ating senador na si Alan Cayetano na kapag senior citizen ka at mayaman ka at meron kang kaya, ikaw po ay hindi kasali. Ikaw po ay hindi kasali sa number of households. Ayan. So, malinaw na po yun, ha? Pero, kung senior citizens ka na mahirap lang at kasali ka sa 18 million Filipinos na nangangailangan, ikaw po ay qualified na mag-fill up ng form galing sa DSWD. Ayan. So, malinaw yun, ha? Malinaw pa sa dagat, tubig ng dagat. So ayun, kasi maraming mga ano ngayon, mga kachika, yung mga nakikita natin sa Facebook na nagbibigay ng form ng sa DSWD, 'di ba? Naririnig natin bawat pumunta sila sa barangay tapos meron silang nagbibigay sila ng form and then dinivide nila yung mga tao doon into 3. Iyong mga tao na yun is may mga pamilya yun. Dapat hindi ganun yung counting nila. Dapat nagbabase sila sa pamilya. Yung mga taong pinag-grupo-grupo nila doon, mali po yun. Dapat po hindi kayo nagpapatalo sa mga yan. Kasi hindi naman tayo mangmang. Hindi tayo isinilang na walang alam. Meron tayong alam
social media, laging nandiyan, nakatutok tayo, lalo na ngayon, quarantine, wala tayong ibang pinapanood, kundi nasa, nakatutok tayo sa social media. Kaya huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga DSWD na yan. Tapos sinasabi pa nila, 6-5, and then, yung iba, groceries yung ibibigay, no po. Ang matatanggap niyo po talaga is pera po. Pera. 5K to 8K po ang maibibigay ng gobyerno para sa atin. Pera. Yung pera na yan. Hindi po groceries. Ayan. So, yung iba, sinasabi nila na ito pa, yung dagdag po ni Senator Alan Cayetano. Kung kayo ay magbibigay ng form for validation, ayun. So, kailangan nyo pong damihan na lang ang pag-photocopy niyan. Mas maganda yung madami kaysa magkulang. Yun po ang sinabi ng ating senador na si Alan Cayetano. Kaya huwag nyo pong sabihin na nauubusan na kayo ng form. Ha, mga taga-DSWD, hindi naman ako nagagalit. Pero dapat sumunod tayo kung ano yung sinasabi ng nakakataas sa atin at kung ano yung utos ng gobyerno para sa mga taong nangangailangan. Huwag na po nating hututan sila. Maawa na po kayo. Alam ko nahihirapan po kayo. But again, this is your job. This is your job. Maawa po tayo sa taong bayan. Maawa po tayo sa mga nangangailangan. Tulad ko, hindi po ako pinanganak na mangmang. Hindi po ako pinanganak na walang alam. Nakikinig po ako. Nagbabasa po ako. Nanunood po ako ng mga balita. Kaya huwag niyo po sanang gawin yan sa amin. Maawa na po kayo. Lalo na ngayon na sa kalagitnaan tayo ng krisis. Kaya po, hanggat maaari po, sa mga hindi po na bigyan po ng form ng DSWD, wag po kayong matakot. Sabihin niyo po kung ano po yung sabihin nila, kasi hindi po tayo pinanganak na walang alam. Sabihin niyo po. At hanggang dito na lamang po ako. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga supporters ko at mga sumusuporta sa channel ko in YouTube. Maraming salamat. Type niyo lang po Carla Chinita, and ayun po. Yan po ang aking YouTube channel, and subscribe na lang po kayo and hit the notification bell para po ma-update ko po kayo palagi sa mga susunod ko pa ng mga videos. Kaya maraming salamat po, at mabuhay po ang pamilyang Pilipino, at naway makaahon na po tayo sa crisis na ito. In Jesus' name, amen. Thank you po.